Delicious, it's me, Paula Delicious. And for today's video, again, alam ko napakatagal na nito. Sorry, sorry talaga. Ang dami kasing nangyari sa buhay-buhay ko. So, ito na yung Miracle Reveal. Ang tagal, diba? Kasi, minake sure ko na ma-observe ko siya in 5 months. Yes. Yung 5 months bill namin yung ipapakita ko sa inyo. So, recap lang. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko, ayan, ilalagay ko sa description below. Yung part 1 ng aming aircon na Daikin. Ayan. Chiner ko lang dun yung ano, kinabit lang, ganyan. Chiner ko lang dun. Wala lang, trip lang. Bago ang lahat, i-reveal ko muna ang aming Meralco bill. So, nung una, nung April, yung normal bill namin, nung wala pa kaming aircon, yung hindi pa 24/7 yung aircon namin, ang bill namin is 7,047.11. Disclaimer lang, yung bill na sasabihin ko is pang dalawang bahay. Kasi nakasubmeter yung kuya ko sa amin. So, wala pa silang sariling metro nila. Kaya yung bill na to is para sa aming dalawa. So, yung bill namin talaga dito is 3,314.81. Yung the rest, sa kuya ko yon yung 37. So, yun na lang yung mga sasabihin ko, ha. So, ayan, going back, ang bill namin ng April is 3,314.81. Normal bill yun, ha. Wala pa yung 24/7 aircon. Then, nung dumating yung pangalawang bill namin, nung May, ang naging bill namin is 2,496.42. Ayan. Ayan. Pero, 21 days pa lang yun. Simula nung nakakabit yung aircon. Kaya nga, patagal ng patagal, hindi ko pa rin nare-reveal yung Meralco bill namin. Hanggang kumabot na ng 5 months. So, ayan, 2,424 yung naging bill namin nung May. Diba? Compare nyo naman sa 3,3. Diba? Mas parang nakatipid kami. Kasi yung ano namin, yung aircon namin nun is window type lang. Pero sa kwarto lang nila mama yun. Siguro napakalakas sa kuryente nun. Mas maganda pa rin talaga pag 24/7. So, ayun na, walang patayan yun na naging 2,4 yung bill namin. Then, nung June, tumaas. Alam niyo kung bakit? Summer kasi yun, normal yun. Kinumpare ko yung last year bill namin, ang laki. Kasi kapag pumapatak nga yung June na to, yung summer bill na yan, alam ko, ang laki talaga ng singin nila dyan kasi mainit. So, kumbaga, parang gumaganon yung metro. Hindi ako expert, pero ganun yun pag summer talaga. Mas mahal yung nagiging konsumo. Ganun, yun lang observation ko. So, yun 4-1, nakakabigla yun ha. Pero, nung July naman, naging 3-1 na lang siya. Ayan, 3-1. Not bad ha, 3-1. And then, isishare ko rin sa inyo mamaya yung mga appliances na gumagana sa amin. Kasi, yung bill na to, hindi lang to sa aircon talaga. Marami kasi kaming pinapaganang appliances dito. Kaya, okay na okay na yung gantong bill. Going back, yung bill nga namin ng July is 3,172.98. And then, nung August, bumaba, naging 3,068. Share ko lang din kung bakit mataas nung summer ha, kasi nabigla kayo, naging 4,000. Naging 4,000 siya kasi yung time na yun, sagana yung ano, yung on-off ng kuryente. Tawag dun? Basta yung parang mag-off yung kuryente sa biglang babalik, ganun. Ano tawag doon? Comment down below. Basta parang siyang brown out pero saglit lang, ganun. Ang lakas sa kuryente noon. So, ang daming ganung beses na nangyari, guys. Sobrang daming beses nangyari yun na nag-on-off yung kuryente. Kaya siguro tumaas din ng ganun kalaki. Naging 4,000 din yung bill. Yun siguro yung dahilan. So, going back, ito yung previous bill namin is 3,400. So, tumaas siya, dahil nagsimula na yung online class. So, yung mama ko kasi, teacher siya, at yung kapatid ko, nag-online class siya. So, dalawang computer yung gumagana lagi. Minsan, gumagana yung mga PC nila ng 12 hours. Diba? Kaya tumaas, hindi sa aircon yun. So, in conclusion, yung bill namin, nagre-range lang siya ng 3 to 4. Minsan nga lang yung 4 eh. Hindi talaga umaabot ng 4 yun eh.
ano lang talaga, 3,000 lang talaga, 3,000 plus. Ayan, nagtumaas lang ng 4,000 dahil nga dun sa patay-patay sindi na kuryente. Dahil itong Meralco na to, char. So, hindi yung karagsaga ng 24/7 challenge eh. 24/7 aircon challenge. Hindi yung time na yun siguro. Sino naman palang Meralco, char. Overall naman, okay naman yung bill, diba? Biruin nyo. Ito, i-share ko sa inyo. Ito yung mga gamit namin sa bahay. Smart TV. Laging bukas yan. Siguro napapatay lang siya ng 2 hours. 2 hours lang yung nagiging pahinga. Next, meron kaming dalawang computer. Lalo na ngayon, lagi siyang gumagana kasi nga online class. Mama ko teacher, kapatid ko estudyante. Ako estudyante rin pero sa cellphone na lang ako. Keri na yun. So sasabihin nyo, Monday to Friday lang naman yung klase ya. So kapag Saturday, Sunday kasi ako na yung gumagamit sa PC ng kapatid ko. Tapos mama ko, non-stop talaga yun kasi gumagawa pa siya ng lesson plan and everything. Ibig sabihin, lagi talagang bukas yung computer namin na yun. Then minsan yung video ka namin, binubuksan din. Ayan. Siguro, 2 to 3 times a week siyang ginagamit. So yung rep namin, non-stop din yan, walang patayan. And yung ilaw namin is, meron isa sa kusina, 2 sa kwarto, 4 sa living room, 2 sa labas, 2 sa CR. O, diba? Ilaw pa lang yun, ha? So, sobrang sulit na nung 3,000 to 4,000 na bill. Diba? So, isipin nyo. Tapos, yung washing machine namin na automatic, araw-araw din kami naglalaba. Pero tip lang, kapag naglalaba kami dun, hindi namin sinasabayan ng, ng TV or ng kung ano-anong mabibigat na, na appliances or ng electronics. Diba? Ang dami ah. Hindi pa natatapos dyan dahil meron din silang TV sa kwarto sila mama. Minsan, tuwing gabi yung binubuksan tapos sasabayan ko ng TV dito sa living room namin. Diba? 3,000 to 4,000 bill? Sulit! Tapos meron naman kaming 5 fan. 5 fan. Pero, hindi yan ginagamit. Kasi 24/7 na yung aircon. So, wala ng electric fan. Siguro yung 5 fan na yun, ginagamit yun nung wala pa kaming aircon. Kaya siguro medyo mataas din yung bill namin nun. 3,000 din inaabot. Kasi, sabi nila, ang katumbas daw ng 3 electric fan is isang aircon. So, kung papapiliin ako, 5 fan versus 24/7 na aircon. 24/7 aircon na lang, diba? Mas malamig pa. Kasi minsan kapag mainit pag summer, yung buga ng electric pa ng init best, diba? So, yun lang. Yun yung mga gamit namin sa bahay. Not bad, diba? Not bad yung bill na 3,000. 3,000 plus. Diba? Not bad, not bad, not bad. So, kung tatanungin nyo ako ngayon, budol ba yung sinabing mababa yung singil kapag 24/7 yung aircon? Hindi yung budol. Kasi mas nakatipid kami. Para sa amin, ah. Ewan ko sa inyo, bahala kayo dyan. Alam niyo yung aircon kasi namin, the Smart Series Inverter. Iba yung inverter sa non-inverter. Ang inverter, naka-design siya para sa long-lasting na gamit. Kahit walang patayan, grabe yung singil niya, mura lang. Unlike sa non-inverter, na yung singil niya is per hour. Kumbaga, kapag ginamit mo ng matagal, edi mahal yung bill mo. Sa inverter kasi, for example, 20 pesos lang yung first 8 hours mo. Then, kapag nag 9 hours na siya and so on, piso na lang yung isisingil niya sa inyo. Example lang yun. Parang logic lang. So, ayun. Natawa ako kasi may pinsan ako. Sabi niya, Pao, ginaya ko yung 24/7 challenge mo, yung aircon challenge mo. Sabi ko, ano nangyari? Tumaas yung bill niya. Sabi ko, ano ba yung aircon nyo? Non-inverter, window type. Siyempre kapag non-inverter yung gamit mo tapos hindi mo talaga pinatay yun, papatayin ka talaga sa kuryente nun, te. Papatayin ka sa bill nun. Yan. Meron akong isi-share na do's and don'ts kapag gusto mo ng 24/7 na aircon. Kasi kung sa amin, mas naging tipid, sa inyo, hindi. Kasi baka may mga mali kayo nagagawa katulad ng mga kapitbahay ko na nag 24/7 challenge din daw sila. Tapos pinatay sila ng bill, ang mahal ng bill nila. Siyempre, may mga mali tayong nagagawa. So, paano nga ba namin napapanatiling mura yung kuryente namin nang hindi namin pinapatay yung aircon? So, ito, unang-una, huwag niyong hahayaan na may butas o singawan. So, ito, simple logic na lang. Imagine nyo, meron kayong
balloon or meron kayong lobo. Sige, butasan mo yung lobo. Tapos ihipan mo yung lobo. Sa tingin nyo, mapapalobo nyo yun. Hindi, ba? Diba? Kasi habang may butas doon at hipan ka ng hipan, hindi ka mag-stop ng hipan hanggat hindi mo na napapalaki yung lobo. Ba? Diba? Hindi ka titigil eh. Mapapagod ka naman kapagod. Gaganon ka ng ganon. Parang ganon din yung aircon eh. Tatakbo siya at tatakbo siya hanggat hindi niya napapalamig yung buong room. Eh dahil nga may butas, hindi talaga mapapalamig yun. So ano mangyayari? Tatakbo ng tatakbo yung remote mo ay yung remote ng aircon or kung anong nasa loob nun. Magkakonsumo yun ng ano? Kuryente. Unlike kapag yung balloon walang butas, hinipan mo, ayan, mapapalobo mo siya. O pag yung aircon, mapapalamig niya yung buong room, tapos titigil na siya, parang lilo na lang siya, ganun na lang siya. Parang yung takbo niya sa ganun, magiging ganun-ganun na lang. So, nakakatulong yun, guys. Kapag ganun na lang yung takbo ng motor ng aircon, mas mababa ang singil nun. Unlike sa ganun, di ba? So, parang tao lang din yan. Pag ang tao, trabaho ng trabaho, ang sipag, yan. Babayaran mo yan. Unlike sa taong chill lang, yan, tamad, hindi mo babayaran yan. Ganon din yung aircon. Ganon, di ba? Na napasok natin yung tao at lobo. Napasukan ng example. So, pangalawa, wag basta-basta mag-decide ng HP. Pasukat muna kayo ng bahay. Kasi sila yung nakakaalam kung ano yung nararapat na horsepower sa bahay nyo. Di ba? Sabi ko nga kanina, hanggat hindi napapalamig ng aircon yung buong room, hindi titigil yung motor niyan, ganun ng ganun niyan. So, ang tendency, pag ganun ng ganun niyan, singil ng singil yan, pera ng pera, kunyari, plus one, plus one, plus one, plus one. Unlike kapag napalamig niya, tapos mini-maintain niya na lang yung lamig, ganyan na lang, hindi mapaas yung singil. Nagigets niya ba? Diba? Ganun yung logic niya. Next, yung pangatlong tip ko, huwag patay buhay. Huwag patay buhay. Inverter yan, edi sana hindi ka na lang nag-inverter. Pag non-inverter, pwede yun yung patay buhay. Kasi per hour ang singilan nun. Unlike kapag inverter, kasi yung first 8 hours nun. Yun nga yung sabi ko kanina. Kunyari, 20 pesos yung first 8 hours nun na sisingilin sa'yo. Kapag pumatak ng 9 hours yan, 10 hours, and so on and so forth, piso na lang yung sisingilin sa'yo yan. O what if, first 2 hours, o aircon ka, papatayin mo, o 20. 20 plus 20, 40 pesos. Tapos natripan mo na namang anuhin, buksan. Tapos papatayin mo naman, edi 20 ng 20 ng 20, di ba? Unlike kapag tuloy-tuloy siya, plus 1 or piso-piso-piso na lang yung sinisingil sa'yo. Ganon yun. Tapos yung pang-apat, huwag tuloy-tuloy magpatay rin kahit once a week or twice a month. Ito yung pinaka-pinaka-mali namin na ilang months na yung dumaan, hindi namin siya pinapatay. Ang tanging nagpapatay lang sa aircon namin is yung brown out. Yan, yung brown out. Tapos yung on off ng kuryente. Yun lang talaga. And siguro kung napatay man namin siya, siguro isang beses or dalawang beses lang, yun yung umalis kami or yung umaalis kami pag matagal kaming wala sa bahay. Doon lang namin siya napatay nun. So ngayon, nagka-problema kasi yung aircon namin. So kumbaga, 1 week siyang ang init talaga, guys. Sobrang init. So, nagtataka kami bakit ganun ang init. Kahit itodo namin, ang init talaga. So, na-figure out namin na masama pala yung ino-overuse yung aircon. Yung hindi mo siya papahingahin. So, ang tip na binigay sa amin is, kung ayaw talaga namin siyang patayin, i-fan lang namin siya. Tapos, isistema lang siya for 1 hour. And then after 1 hour, i-cool mo ulit. Or ang dahilan kung bakit talaga hindi lumalamig is kasi sobrang dumi na. So tumawag kami ng naglilinis. Siguro 5 months pa lang yung aircon namin, pinalinis na namin. So nung pumunta yung mga maglilinis, dahil sobrang dumi. Ayan, insert ko yung clip dyan. Ganyan kadumi. Kasi nga, hindi pinapatay. Kumbaga walang pahinga. Yung iba kasi nakikita ko, once a week, pinapatay nila. Kami talaga, best, hindi. Hindi talaga namin pinapatay, promise. Yun nga yung sabi ko lang na pinatay lang namin siya dahil aalis kami, or nag-brown out, or nagpalinis kami nitong month na to. Yun lang yung dahilan kung ba't pinatay. Pero yung papatayin talaga na papahingahin siya, wala, dahil hindi.
yun yung mali, kaya huwag yung gagawin yun. Kailangan din ng aircon magpahinga kasi parang tao lang din naman yan, napapagod. Okay? And then next, huwag magsasanggip sa loob or huwag kayong magluluto sa loob. Ay, kung ayaw nyo masira yung aircon nyo, huwag nyo gawin. Kasi yung kuya ko noon, nasira yung aircon nila. Paano? Nagsanggip. Hindi yung mantika, yung mga oil, tumatasik doon. Sira. Oh, no. Kung gusto mo magluto doon sa may aircon, eh dadalasan mo yung pagpapalinis ng aircon nyo. Ganun. Kasi pag hindi, baka masira. Diba? Next, ito yung sabi ko kanina, huwag nyong sabay-sabayin yung paggamit ng mga electronics or ano nyo, appliances nyo. Kasi baka matrigger yung metro nyo. Yung imbis na yung galaw ng metro nyo, ganun lang gaganun yan. Para naglalaban-laban sila. Pero based on my experience, nagsasabay-sabay naman kami ng gamit, pero okay naman siya. Siguro nga kung di namin pinagsasabay-sabay, 2,000 lang siguro magiging bill namin, no? No? Di natin alam. So, ayun, kung gusto nyo mas tumipid yung babayaran nyo sa kuryente, huwag nyo pagsabay-sabayin yung mga gamit. So, ito yung next. Huwag mag 24/7 challenge, walang patayan ng aircon kung hindi ka naman naka-inverter. Okay? Para ka lang kumuha ng bato tapos pinokpok sa ulo mo. Huwag ganun. Kung gusto mong walang patayan ng aircon mo, bumili ka ng inverter. Maganda, Daikin. Nag-promote. Dito, ano ah. Dito, sponsored video ah. Wala lang. Gusto ko lang yung Daikin. And then, 8. Huwag dugyot. Huwag kang dugyot. Palinis mo yung aircon nyo. Kung gusto nyo mag 24/7 walang patayan aircon challenge, alagaan nyo sa linis. And then, meron din ako natutunan. Papakita ko sa inyo minsan. Yung paglinis ng filter niya. Iba yung linis ng aircon talaga ha. Sa linis lang ng filter. So, kailangan daw once a week nililinis yung filter. Kasi minsan, napansin namin nun, minsan mainit yung aircon namin, minsan malamig, ganun. Siguro na ano na ng mga dumi-dumi, kaya ganun, nahihirapan na bumagan ng lamig. So, yun din yung pagkakamali namin. So, ngayon, ang gagawin na namin is every 5 months, papalinis, then yung filter, lilinisin ko na siya every week. Ganun. So, huwag kayong dugyot, linisin yung filter nyo. Kasi kami, once lang ata namin nalinis yung filter kasi hindi kami marunong. Buti nung may pumunta dito na maglilinis, nagpaturo na ako para every week, malilinis ko na yung filter. So, dagdag tip, maglagay kayo ng cortina dun sa part na natatamaan ng araw o sa mainit na part. Kasi ang tendency kapag walang cortina yan, iinit kasi naglalaban yung lamig at init. So, nananalo lagi si init, syempre. So, para malabanan yung init na yan, maglagay kayo ng cortina. So, napansin lang namin, kapag may cortina, malamig. Kapag walang cortina, mainit. Umiinit siya. So, ayun, kung gusto nyong mag 24/7 walang patayan aircon challenge, sundin nyo lang yung mga tips ko, diba? So, kung meron din kayo mga tipid tips about sa 24/7 walang patayan aircon challenge, comment down below, ayan, para marami makabasa. Para yung iba magka-knowledge din, diba? Tulungan lang tayo dito. Share-share lang tayo ng mga thoughts, ng insights, ng experience. Okay? So, if you like this video, please give me a thumbs up. If ayaw mo, thumbs up mo pa rin. Sorry kung natagalan talaga. Sorry talaga. So, okay, magpapaalam na. Bye! Stay delicious! So...